Oh, parang matamlay ah. Is parang wala yung fruit of the Holy Spirit. We must be a joyful, no? Of joyful praise unto the Lord. Happy Sabbath. Yan, dapat ipakita natin yung ating ngiti, no? I was a little bit teary, parang para akong naluluha kanina. When I'm meditating and asking the Lord what the message is. And binigay niya sa akin yung salitang Advent. What could be, what do you think Advent is? Advent is paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? So, pag naghihintay tayo, are we just to wait to the second coming of the Lord? What shall we do? Anong dapat natin gawin? Dapat siguro tayo ay mag-prepare. Let us be prepared. Because sa dami ng mga pinuntahan kong mga church, I was invited to share the message of the Lord. Sabi ng isang nakausap ko minsan, tinanong ko siya, ilang taong ka na sa Seventh-day Adventist? Sabi niya, mga 60 years na ako, Brad. Medyo matanda na siya. Pero naghihintay nga ako sa pagbabalik ng Panginoon, pero hindi pa siya naghihintay. Ay, hindi pa siya bumabalik. Ang tagal ko na naghihintay. Meron ba dito nagtatanong din na ganon? We are just waiting and waiting for His coming, pero hindi pa siya bumabalik. Pero ibinigay ng Panginoon sa akin ang isang mensahe. Sabi niya, baka naman, ano kaya ang dahilan, bakit hindi pa siya bumabalik? Maybe the reason of his not coming back again yet, no? Bakit hindi pa siya bumabalik? Maring tayo. Maring each and every one of us is just waiting. Pero inilagay tayo ng ating Panginoon diyan sa ating lugar, sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kapatid, kasama natin sila. Pero hindi naman lang natin nababanggit o naishishare ang mabuting balita ng kaligtasan. Dapat tayong lahat ay mag-share. Let us share the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. Dapat i-share natin ang ating pananampalataya para ang iba, baka yung mother mo, 15 taon mo na siyang kasama, 15 taon ka na rin na Adventist, pero hindi pa mo pa rin siya sinasabihan o hindi mo man lang siya nasisharean. So, ngayong umaga, saglit lang, merong technical problem yung aking laptop. So, ngayong umaga, I would like to share how God loves us very much. And how God loved me also. And He want me to share to you how He brought me to His glory. So, sorry to keep you waiting. Okay, sorry to keep you waiting, but the Lord is really very eager to share us His great message. Well, I can say that ako nga ay dating Catholic, and then I become a member of
Jesus is Lord Church. For more than 20 years, I've been a member of Jesus is Lord Church. And then being a member of the Jesus is Lord Church, I become, me and my wife become a member of yung Gideon's International in the Philippines. And I become a president and the director, Region 8, from Caloocan North to Palawan. Yan ang coverage namin noon. And by the grace and love of God, the Holy Spirit brought me to become a Seventh-day Adventist. Me and my wife. So, being a Seventh-day Adventist, ito nga, ako nga ay naging isa na rin sa naiimbitahan dito sa programang pag-aralan natin. So, happy Sabbath ulit sa inyo lahat. Okay. I can say na I am not a Seventh-day Adventist. By birth. I am not a Seventh-day Adventist by birth. But by choice, I am now a Seventh-day Adventist. Amen. So, I grew up. I was born a Catholic. I live like a Catholic, baptized like a Catholic, and pray the rosary. The father is the priest, and the mother of God is Mary. So, yan ang pananampalataya namin dati. When I was a Catholic, I eat all of this. Me and my wife, talagang matakaw kami diyan sa crabs, lobster, oyster, at lalo na ito, no? Talagang talamak ito pag may piyesta. Pero ito, hindi ko kinakain ito. Ito ay ipis sa lupa, pero ito ay ipis sa dagat. No? And all of these are scavengers. When I learn about this, ay talaga pala, napakahirap palang tanggapin na ang sabihin natin masarap ito. No? Pag alam mo na ito ay scavenger. Just like cream dory. Who among you eat cream dory? No? Siguro sarap no, no? Sabi nila yung cream dory daw ay pero nung mag-research ako, yung cream dory pala ang kinakain niya ay mga patay na daga, mga patay na isda at kung ano man. Kung ikaw man ay patay, kaya kang kainin ng cream dory. No? When I was a Catholic, I also belong to this group, ABS-CBN. Yung alak, babae, sugal, ayan, cabaret, o kung ano pa. But when I was high school, nung ako'y high school, ako'y nabigyan itong maliit na Bible na ito. Pero because my interest is not of the interest of the Lord, no? Ang interest ko is of this world. Kaya pala pag ang interest mo ay iba, you can never have an interest to read the Bible. Kaya isinantabi ko lang siya. Talagang inilagay ko lang sa kung saan man yan. Pero yung aking pagnanasa kasi dati ay yung makamundong pagnanasa. So if you have that kind of yung pagnanasa na yan, ay kailangan maalis yan bago ka magkaroon ng interest na basahin ang salita ng Diyos. Amen? At nung ako'y college, na member ako ng isang ganitong grupo at naging vocalist din ako dahil nagbuo kami ng banda to sing in a Shakey's Pizza Parlor. Ako yung isang vocalist nila doon. But one time, Meli Tagasas, yung nephew, ay sabi niya, Albert, aalis ako. Papunta ako sa, may pupuntahan ako, baka gusto mo sumabay. At di sumabay ako kasi pauwi na naman ako. Nung ano, binaba niya ako doon sa Ligayas, pagbaba ko, maya-maya may dumating na jeep. At sabi niya, pasig-pasig, ay papunta naman ako doon. So pag sakay ko, pagdating sa kabilang kalsada, ay may sumakay pang isa. Pero sa hindi kalayuan, ay ito na, may tumalun yung isa. Sabi ko, bakit kaya? Ay, nagtaka ako. Pero maya-maya, dahil sa kadiliman, hindi ko na napansin, sinaksak ako sa hita. Pagsaksak sa akin, sabi ko, aray, bakit? Hold up ito. Doon ka sa dulo. At habang ako ay pinapausod doon sa dulo, nakahawak ako doon sa rehas,
At sabi ko, marang mayroong maputing alapaap na, na nandoon sa aking ulunan. At sabi ko, ay kung sino ka man, tulungan mo ako. Kasi habang ako ay pinapausod, ako ay sinasaksak sa tiyan, sa kung saan. At kinukuha ang aking mga gamit, sinisipa ako at kung anong ginagawa sa akin. Pag tapos nilang gawin niyon, ako'y tinadyakan palabas. At ang pagbagsak ko, ay ako'y pa rin ay nakatayo. At alam niyo bang ginawa ko? Hinawakan ko ang aking katawan at tinignan ko ang aking kamay. Nakita ko, walang dugo. Ay, walang dugo. Sabi ko, kung sino ka man, salamat. Sabi ko sa kanya. Tapos may nakita akong taxi, sumakay ako. Pagdating sa bahay, yung mother ko ang nagbukas ng gate. Sabi niya, oh, anak, ano na namang drama yan? Sabi niya, kasi nakita niya may mga saksak o butas, then wala naman dugo, may apak, marka ng paa. Tapos nakita niya yung aking hita. Tapos may dugo na tumutulo. Sabi niya, anak, oh sige, magpahinga ka na, mag-ayos ka na yung sarili. Ako na bahala sa taxi. Nung ako'y nagpapahinga na, ay, parang ang init ng aking katawan. Parang nag-aapoy sa init. At parang meron akong gustong makita, inahanap. At ang nakita ko, walang iba, kundi itong maliit na Bible na ito. At kinuha ko, at binuksan ito. Dinala ako ng Panginoon doon sa kanyang sinasabi sa talata. Sa John, sa Book of John. John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. Sabi niya, that He was with God in the beginning. Through Him, all things were made, were not made. And without, all things were made. And without Him, nothing was made that has been made. In Him, sabi niya, was the life. And that life is the light of man. Naalala ko tuloy siya, yung liwanag na nasa aking ulunan, ay, naalala ko, sabi ko, ikaw yan, nagpapakilala ka sa akin. So, ang ginawa ko, binasa ko ng binasa from the Book of John up to Revelation. At natutunan ko ang ibang mga talata na sinasabi, katulad dito sa Book of John chapter 1 verse 12, sabi niya, for as many as receive Him, He gave the power to become the Son of God. Hindi pala lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos pero hindi niya anak. Bakit? Ito yung sinasabi ng talata. Kung sino lang ang tumanggap sa kanya, sa kanyang anak na si Jesus, ay pinagkakalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sino ngayon dito ang gustong maging anak ng Diyos? Itaas lang ang kamay. Salamat po doon sa mga nagtaas. At napakaganda po ang sinasabi ng Panginoon. Habang binabasa ko, ako ay nai-inlove. Nai-inlove ako sa kanya. Kasi sabi niya, ano? And the Word become flesh. Siya yung salita na nagkatawang tao. At ito ay pwede mo siyang mahalin dahil talagang madarama mo ang kanyang damdamin, ang kanyang pag-ibig. So, masasabi ko, doon sa likod ng ano, ng aklat, ay mayroon talagang nakasulat doon, nag-iimbita. Sabi niya, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Dahil nga, doon sa likod may sinasabi na ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. At doon nga, ay ako ay lumuhod at tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Napakadakila ng Panginoon. Ang kanyang paggawa ay hindi mo maalaman. Hindi man lang natin ma-predict, no? But sabi nga dito sa Ephesians chapter 2 verse 8. Dahil marami nagsasabi tungkol sa kaligtasan. Sabi niya, "For by grace you have been saved through faith." Ano ba yung grace na 'yon? Ano ba yung grasya na 'yon? That grace, ito yung regalo ng kaligtasan na ito ay tatanggapin na lang natin. Libre ito, this grace. No? By faith, we will be saved kung tatanggapin natin siya. Kaya nga masasabi ko na I am not saved by a church.
I am saved by belonging, by not belonging to a church. I have been saved by this grace. Nung sabi niya sa John chapter 3, chapter 3 verse 3, sabi niya, ang sino mang ipinanganak na muli ay masusumpungan niya ang kaharian ng Diyos. If anyone, no? Tapos sa chapter 5, sinabi niya, unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Have you been baptized, church? May nabautismuhan na ba tayo sa tubig? Sino dito mga nabautismuhan na sa tubig? Request ko lang, itaas lang. Ay, yung iba, ganyan-ganyan lang. Ano? Dapat you must be proud na tayo ay nabautismuhan na sa tubig. No? Pero tanong ko rin, gusto ko lang kunin ng konting statistics. Sino na rito ang nabautismuhan na sa banal na Espiritu? Itaas lang ang kamay. Oy, kumuunti. Siguro naman ay hindi pa natin alam. Baka hindi pa tayo tiyak. Pero sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo ay nabautismuhan, binautismuhan ng ating pastor, anong sinasabi niya? I'm baptizing you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Baka naman ang tinanggap niyo lang yung ama nung kayo nabautismuhan. Baka yung tinanggap niyo lang ay yung anak, nakalimutan niyo na yung banal na Espiritu. How do we know that we are baptized in the Holy Spirit? How? Sabi nga doon sa pag-aaral natin, pag ikaw ay kinaruroonan ng fruit of the Holy Spirit. Amen? Ano yung mga fruit of the Holy Spirit? If you have love, joy, peace, patience, no? Goodness, faithfulness, kindness, and long-suffering. Pagka-memorize natin ito, then we do it. These words of the Lord become alive in us. Then, sasabihin natin, mayroong Espiritu yung salita sa atin. If the word only was contained in here, walang buhay. No? So, we must be baptized by the Holy Spirit. We must have this word. Kasi nung tinanggap natin si ang Panginoong Jesus, paano natin tinanggap ang Panginoong Jesus? How did we receive Jesus Christ? Sabi nga sa John chapter 3 verse 16, unless a man, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish but have everlasting life. As sa John chapter 1 verse 12, ang sino man tumatanggap sa Kanya ay pinagkakalooban niya na maging anak ng Diyos. Paano ba natin tinatanggap ang salita? Paano ba natin tinatanggap si Jesus? Sabi ng dinasa natin kanina, and the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. So kung tinasabi natin na tinatanggap natin si Jesus, ay walang iba tayong tinatanggap kundi yung salita na inilalagay natin sa ating puso. Amen? At ito ay magiging dapat buhay. It must be alive through the Holy Spirit. And it is by faith that it can be made alive. Ano ba yung pagkakaiba ng yung pananampalataya at naniniwala? Nabasa mo, naniwala ka, pero wala kang action. Yung faith is naniwala ka, pero ginawa mo yung sinabi niya. And that is faith. Yung mayroong action. Sabi nga, faith without work is dead. Amen? Patay ba tayo, mga kapatid? So it must be alive in us. Dahil sabi nga ng Panginoon, yung salita, ito ay buhay. Becoming a Christian, we were blessed by the Lord. How was it? So, nung ako'y naging Kristiyano, tinanggap ko ang Panginoon, ang Panginoong Jesus.
ako ay nakikipagtulig saan. Ako ay nag-aaral, nagbabasa, nakikinig ng kung anumang mensahe patungkol sa Panginoon. Pero minsan may nag-invite sa akin. Sabi niya, bakit di mo subukan sa GIL, sabi niya, sa Jesus is Lord. So, ay wala namang mawawala. Pumunta ako doon sa Jesus is Lord Church. Then, nakita ko, ang ganda ng pagtanggap. Talagang nandoon may mga ushers na talagang maaga. Tapos, kakamayan kanila, sasalubungin kanila. Ay, Brad, welcome. Dati ka na ba dito? O matagal ka na? O bago ka pa lang? Pag bago ka pa lang, ay talagang yayayain ka, dadalhin ka doon sa isang kwarto. At yung kwarto na yon, ay we call it before na Divided Bible Seminar. Napakaganda. Ang tawag natin doon ay nurturing class. Pero doon, yung Salvation Seminar na yon, ipinaalam sa akin kung gaano ka ako kamahal ng Panginoon. Mula Genesis hanggang Revelation. Dahil ang aklat pala, ito pala ay aklat ng pag-ibig ng Diyos. This is a love letter from the Lord. Pag-ibig pala ng Diyos ito. Kung ikaw man ay merong sinisinta, binigyan, nakatanggap ka ng sulat ng iyong sinisinta, di ba, anong gagawin mo? Babasahin mo ito, hindi lang minsan, paulit-ulit pa. At gusto mong namnamin yung anong mensahe kung gaano kanya kamahal. Amen? Ganon din dapat tayo, mga kapatid. If we believe that the Word of God is about His love, dapat basahin natin ito. At hindi lang dapat basahin, kundi sabi ng Panginoon sa Joshua 1:8, do not let this book of law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it, and you will be prosperous and successful. Amen? Yung iba, nag-aaral, pumupunta pa sa ibang bansa para mag-aral kung paano maging masagana ang buhay, maging prosperous, maging matagumpay. Pero hindi nila alam, nandito lang pala. Dahil ito ay isang aklat din na manual ng ating buhay kung paano tayo mabuhay dito sa mundong ito. How we will live in this world to be victorious. Gusto ng Diyos na hindi tayo talunan. No? So this is also, the Bible is also a manual. No? So kailangan na babasahin natin ito. At pagbulay-bulayan. No? So sabi nga nung pagkatapos namin ng seminar, paglabas ko, aba, nagpupuri lahat. Nakapayong. Bakit nakapayong? Kasi umuulan. No, umuulan. Pero nag-praise and worship pa rin sila. Pero nakakalungkot yung ibang mga church. Pag umuulan, hindi na makapunta si church. Pero yung mga, sabi ko, tapos biglang tumayo si Brother Eddie Villanueva. Sabi niya, ulan, ulan, sa pangalan ni Jesus, inuutosan kitang lumayas in Jesus' name, get out right now. After 2 or 3 minutes, alam niyo ba nangyari? Tuloy ang pagpupuri, nawala ang payong, natiklop, nawala ang ulan. Sabi ko, Lord, nandito ka. Pinapadama mo ang iyong presensya sa lugar na ito. Kaya ako'y naging member ng Jesus is Lord Church. Pero ang programa niya is Jesus the Healer. Marami nagpapapray, gumagaling. May mga lumpo, nakakalakad. Yan ang gawa ng Panginoon doon sa church na yon. Ba, sabi ko, galing, ang ganda. No? So naging member ako ng ano. For more than 20 years, ako'y naging member ng choir, naging member din ng yung tinatawag namin na GIL Business Club. Wala kaming ginawa kundi ipunin lahat ng mga businessmen and professionals ng GIL. Upang makabuo kami ng panibagong mga negosyo at ng lahat ng mga GIL na walang trabaho ay mabigyan namin ng trabaho. Hindi ba maganda ito, mga kapatid? Kung tayo man, magkaisa, mga negosyante at mga professional, na magtayo tayo ng SDA Business Club. Amen? Di ba? Kaya nga ako nalulungkot, ano? Nag-post ako minsan,
bakit tayo ay nagko-crusade. Napakadaming nababautismuhan. Maaring 100 na kaluluwa na tumanggap sa Panginoon. Pero pagkatapos ng mabautismuhan, after 10 days, after 3 weeks or 4 weeks, 10 na lang ang bumabalik. Nakakalungkot, mga kapatid. Kaya't sabi ko, Lord, dinala mo ba ako rito para magpanukala ng ganito? No? Na mga negosyante. Kasi, kaya sila umaalis. Napag-alaman ko sa aking pagtatanong, wala naman mapasukan trabaho. Kinuha natin sila sa sakahan na kung saan pwede silang magsaka ng Sabado. Pero nung nakuha natin sila, wala naman tayong sakahan na paglalagyan sa kanila na magsasaka sila kahit Linggo hanggang Biyernes at mamamahinga ng Sabado. Pero kung may paglalagyan tayo, mas malulugod ang Panginoon. Amen? So, napakaganda ng ginagawa ng Panginoon dahil inire-reveal niya ang kakulangan. Kami nga ay magkakaroon din ng crusade sa April 24 hanggang 29. Marami kaming iimbitahan. Ang mayor namin tuwan-tuwa, ang barangay captain tuwan-tuwa, ang mga kagawad tuwan-tuwa, nakikilahok sila upang mag-imbita. At kung kailan lang, minsanan lang, mahigit 3,000 ang naimbitahan namin at nakakalugod. Pero ang target namin is 15,000. So kung itong lahat ay tumanggap sa Panginoon o kahit kalahati lang, saan ko sila dadalhin? No? So yun ang isang malaking challenge. Pero walang imposible sa Panginoon. Kayang-kaya ng Panginoon yan. Amen? Ang kulang lang sa atin ay yung may panalangin na may pagsunod. So, kailangan nating manalangin. At nung ako'y nasa GIL, kami nga ng aking may bahay ay pinagpala ng Panginoon, nagkaroon ng sariling negosyo. At dahil sa pagiging member ng GIL, sabi nga ng Panginoon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. You will call me and come and pray to me and I will listen to you." Amen? So, pag ikaw pala, talagang nananampalataya sa Panginoon, talagang minamahal mo rin siya, pagpapalain ka niya. Kaya nga napagpala kami ng sariling naming negosyo. At bilang member ng GIL, merong negosyo. As a businessman, me and my wife become a lifetime member ng tinatawag na Gideon's International in the Philippines. No? Alam niyo ba yon, mga kapatid? Yung Gideon's International, yung namimigay ng Bible sa mga eskwelahan, sa mga elementary, high school, sa mga hospital, sa hotels. When you go to hotel, meron kang pagbukas mo, may Bible nakalagay doon, may tatak ng Gideon. No? So, ganun ang ginagawa namin. Bilang isang Gideon's member, this is not a religion, but ito ay samahan ng mga Protestant and evangelical churches, mga born again churches, samahan ito, no? Na maipalaganap ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-share ng mabuting balita ng kaligtasan at nagbibigay ng Biblia. Yan ang ginagawa namin dati. Katulad nito sa isang eskwelahan na to, me myself and yung kasama ko ay nakapag-distribute ng more than 2,000. And bago namin ibigay ang mga Bible na ito, ay sineshare muna namin na mabuting balita ng kaligtasan. At tinanggap nila ang Panginoong Hesus, doon pa lang namin ibibigay ang Biblia. At maraming mga estudyante na gustong matuto, nagpapaturo sila. Nagpupunta rin kami sa iba't ibang mga lugar, sa mga iba't ibang isla. Minsan nagpunta kami doon sa maximum penitentiary dito sa Muntinlupa. At alam niyo ba, doon nakapamahagi kami ng more than 12,000 na Bibles. Imagine, more than 12,000 souls received Jesus Christ as Lord and Savior
Nagtataka ako doon sa isang bulwagan, 900 lang ang capacity. At more than 900 ang nandoon. At bago namin ibigay yung Bible, ay talagang senior. Ako pa ang tinawag ng Panginoon ng isang elder doon ng mga inmate. At ako ay pinagsalita. Bago man lang namin ibigay ang Bible, ay tinanggap muna nila salita ng Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan. At tinanggap nila ang Panginoon. Pero hindi pa natapos doon. Alam niyo ba na pumunta pa kami doon sa mga kasuluk-sulukan? Mayroong quadrant yan. Mayroong bahala na, sige-sige, Ilocano at saka Bisayagang. At doon pinuntahan namin. Ginugrupo namin sila at binabahagian ng salita. At tinatanggap nila ang Panginoong Jesus. At mahigit 12,000. Napakaganda ng gawain. At alam niyo ba, after 2 months na nangyari yon, inireveal ng Diyos yung kalukuhan doon, lahat ng mga prostitution, mga drugs, yung mga baril, mga ammunition, syndicates ay naihayag ng Diyos, no? Di ba nabalita bigla? Hanggang ngayon nga nililitis yung mga tao na involved. Kaya nga sabi ko, ang salita ng Diyos ay buhay. The word of God is alive. This is not just ink and paper. No? It is greater than two-edged sword that it can put division unto the soul and the spirit at dun sa bone and the marrow. And it can reveal what is in your heart. Kaya niyang i-reveal kung anong nasa puso mo. Kaya buhay, huwag natin itong isa walang bahala ang salita ng Diyos. Ito ay buhay. No? When we read it and put in our heart, and the Holy Spirit make this alive, then it is alive. It will fulfill what it purposed. No? Gagawin at gagawin niya. So napaka, nung minsan, pero kami ay hindi natapos doon. Nagpupunta pa kami sa mga isla, sa Romblon, mga island ng Romblon, sa Sorsogon. At minsan, kami ay napunta doon sa Camarines Norte. Sino nakakaalam ng Camarines Norte? Yan, salamat doon sa nakakaalam. Nag-travel kami ng aking may bahay, kasama yung aking anak at yung aking apo na si Julia. At pagdating namin doon, after 8 hours na travel, pagod, medyo pagod, pero masaya. At sa hapon, nagkaroon kami ng prayer meeting kasi pinagpe-pray muna namin yung mahigit 65,000 na Bible na ibabahagi namin sa mga tao sa Sorsogon. At after the prayer, si Mrs. ay umakyat na at nauna nang matulog kasama yung mga bata. Pag-akyat ko, nung natapos yung prayer meeting, ito, medyo, sabi niya, pahingi ng tubig. Nilaklak niyang gano'n. Ano ba yan? Parang nilagok yung tubig. Ay, masama pala yun. Yung igaganyan mo yung bottle of water. At alam niyo ba, maya-maya sabi niya, pagkainom niya, ba, may parang pilit siyang nilalabas from her lungs. Ano? Tapos punta sa CR, sabi ko, huwag mong pilitin, baka makasama sa iyan. Ay maya-maya, paglabas niya sa CR, alam niyo ba, nanghihina na siya at sabi niya, Wiz kasi ang tawag niya sa akin. Wiz, dalhin mo na ako sa ospital. Pumasok na yung tubig sa kanyang baga. At dali-dali ako nagbihis at binaba namin siya. Ako at siya na lang ang nagpunta sa hospital. Pagdating sa hospital, guard, tulungan mo ko. Wala nang malay ang aking misis. Baka mamatay na siya. So, kumuha. Akala ko stretcher, wheelchair ang dinala. Tapos binuhat namin, dinala sa emergency room. Pagdating sa emergency room, tinawag yung mga nurse. Napakadaming nurse. So, inaayos siya, inaasikaso siya. At tinawag yung doktor. Sabi ng doktor, lagyan siya ng tubo doon sa lungs para maalis yung mga mucus o tubig na kung ano man na nasa kanya para ma-relieve siya. Pero, after 2 hours na ginawa ng Diyos na nire-revive siya, alam niyo ba, wala nangyari. Sabi ng doktor, ito Brad, pirmahan mo na. Ano po yan, Dok? Waiver. Waiver? Para makakilos na kami at bubutasan namin siya rito para ma-recover siya. At dadalhin natin siya sa ICU. Sabi ko, Dok, butas agad. Huwag naman, Dok.
pwede ba kahit isa pa, gawan natin ng paraan. So, ginawa ng paraan. After 30 minutes na ginagawa ng lunas, wala pa rin nangyari. Yung head nurse lumapit, sabi ng head nurse, ay Brad, pirmahan mo na to para makakilos na kami. Baka mawala na si Mrs. Sabi niya, ay, sabi ko, wala na bang ibang paraan? Sabi ko, Doc, saglit lang, pupunta ako sa labas. Meron lang akong tatawagan. Kasi minsan pag mag-sasign ka ng waiver, kailangan may second opinion. So tinawagan ko yung kapatid, walang sumasagot. Tinawagan ko yung bunsong kapatid, sumagot. Ang sabi ng kapatid, at kuya, sige na, pirmahan mo na kasi ayaw kong mawala si ate, sabi niya. Sige na kuya. So nagkaroon ako ng lakas na loob pirmahan. Pumasok ako ulit sa emergency room. Pagpasok ko, hindi pa rin ako pumirma. Sabi ko, Doc, isa na lang. Gawan mo pa siya ng isang paraan. After 15 minutes na ginawa ng Diyos, wala pa rin. Sabi ng doktor, wala na talaga kami magagawa. Pirmahan mo na to. Dalhin na natin siya sa ICU. Sabi niya. Sabi ko, Doc, pwede ba isa na lang? Lalabas ako muli. Meron akong tatawagan. Paglabas ko, sabi ko, Panginoon, huwag mo namang gawing ito sa amin. Huwag mo naman, O Diyos, na kunin ang aking may bahay. Meron pa naman kaming gawain para maluwalhati ka, pero Lord, buhayin mo siyang muli. Ibalik mo ang aking asawa sa akin. In Jesus' name, I would like to speak healing unto my wife. Amen. After 3 minutes na pananalangin, bumalik ako doon sa emergency room. Pagdating sa emergency room, sabi ko, Doc, ano ba dapat ang mangyari para maging maayos na ang aking may bahay? Sabi niya, nakikita mo yung numero na yan. 62. Pagka bumaba pa yan ng 60, wala na si Mrs. Sabi niya, ang ginawa ko, pumunta ako sa harap ni Mrs. Hinawakan ko ng mahigpit ang dalawang paa at sinabi ko, Lord, ngayon na, pagalingin mo na siya, O Diyos. Buhayin mo siyang muli. In Jesus' name, I speak healing unto her. Amen. Bumalik ako dun sa lamesa ng doktor at kinausap. Nag-uusap kami, pero nabigla siya. Oh, parang may kakaiba, sabi niya. Ano yun, Doc? Iba yung tunog. Nakakita namin yung 62. Umakyat, naging 64, 67, 75, 84, 90, 92, 97. Amen! Napakagbait ng Panginoon. Amen? Amen. At alam niyo bang nangyari kay Mrs.? Sabi niya, huminga siya ng malalim. Nagpupuri ako sa Panginoon. Nagpapasalamat ako. Sabi ko, Lord, salamat. Ikaw nga ay Diyos na buhay. Buhay ang ating Diyos. Amen? Amen. Buhay siya. Tapos, habang ako yung sabi ko, Doc, sabi niya, sa alam niyo, sabi ng doktor, himala ito. Ni kaming mga doktor, hindi namin kayang gawin ito. Prayers lang talaga. Ang Diyos lang talaga ang nakakagawa nito. Sabi ng doktor. So, Doc, maayos na ba ang aking may bahay? Sabi niya, meron pang isa. Ano yun, Doc? Kailangan yung one, numero ulit. Nakikita mo yung numero na yan? 144, sabi niya. Kailangan yan bumaba ng at least 92. Ay, Doc, saglit lang. Lalabas ako muli. Ay, nagpunta ako sa labas. Tuwan-tuwa ako. Nagtatatalon ako doon. Pinupuri kita, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat. Alam niyo ba yung may kaligayahan? Nadama ko doon. Ano? Tapos sabi ko, Lord, pero isa pa, Panginoon, isa pa, yung sinasabi ng doktor na 144. Lord, pababain mo naman, gawin mo 92 kung ito ang nararapat. Pero kahit anong numero, Panginoon, na gusto mo, basta pababain mo. In Jesus' name I pray. Tapos di, pagbalik ko dun sa emergency room, alam niyo ba, yung mga nurse, yung doktor, tahimik, nagkaroon ng kapayapaan sa loob. At ano niyo ba sinasabi ng mga nurse at yung doktor? Himala ito. Himala. Yung 144 naging exactly 92. Amen? So napakabait ng Panginoon. Siya ay totoong buhay. No? Pag akyat namin, dinadala na si Mrs.
kanyang kwarto. Mayroon palang bintana doon na nakadungaw ang lahat ng mga pasyente, yung mga bantay, yung mga nurse, at yung kung sino pang mga workers. At sabi ng isang ali, "Ay, Brad, nung nakita namin na tumalikod ka, ay alam namin patay na si Mrs. Pero ngayon, tuwan-tuwa kaming lahat." Yung bang parang nanalo sila, no? Tuwan-tuwa silang lahat dahil nakita nila na buhay si Mrs. Amen? Pero masasabi ko na ito ay isang himala na ginawa ng Diyos sa aking may bahay. Pero itong himala, pero ang may mas dakilang himala na ginawa ang Diyos doon sa lugar na yon, sa ospital na yon. Dahil ang ospital na yon ay ospital ng may-ari ay Katoliko. Ayaw magpapasok ng Biblia. Ayaw magpapasok kahit ng mga workers upang mag-share ng salita ng Diyos. Alam niyo ba, sa bawat 5 minuto na binibigay ng Panginoon, ay may dumadalaw ng mga nurse. At ginagamit ako ng Panginoon para i-share ang mabuting balita ng kaligtasan. At tinatanggap nila ang Panginoong Hesus. Tinatanggap nila. Even doon sa labas, ako yung nagsishare ng salita ng Diyos. Alam niyo bang, tinatanggap nila, Panginoon, bago ko man lang sila bigyan. At kinabukasan, dumating ang aking mga kasamahan. Alam niyo ba? At nabigyan lahat ng mga nurses, ng mga yung doctors, at saka mga workers ng Bible na inihanda namin. Napakadakila at napakabuti ng Panginoon. Amen? Yun ang pinakadakilang himala na ginawa ng Diyos. Alam niyo ba na ang Panginoong Hesus ay pumapasok sa sinagoga kada Sabado? At siya ay nangangaral, nagtuturo, at lumalabas siya upang ang sino man na may sakit ay kanyang pinapagaling. Ang lahat ng mga ketongin ay nililinis. At ang lahat ng mga paralitiko o kung anuman mga sakit, mga inaalihan ng demonyo, pinapalayas. Yun ang gawain ng Panginoon. No? Kaya't pero doon sa pagiging Gideons, kami ay Sunday keepers. Sa pagiging member ng Jesus is Lord Church, kami ay lingwista. Alam niyo ba yung lingwista? Ha? Ang tawag sa atin, Sabadista, di ba? Dahil nangingilin tayo ng Sabado. Tawag ko naman sa kanila, lingwista. Kasi nangingilin sila ng Linggo. No? Kami dati ay lingwista. Doon ako nababagabag dahil sinasabi ng Panginoon, Sabado. Pagpunta ko sa ibang bansa, magbabasa ako ng 10 utos, ay nakalagay doon, Sabado. Bakit kami Linggo? Nababagabag ako. At sinasabi rin ng aming mga ng aming pinuno, lalo na si Brother Eddie Villanueva, sabi niya, minsan sa isang pangangaral niya, binasa niya yung 10 utos. Pagdating sa 4th na utos, sabi niya, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days that you will work, but on the Sabbath day, you shall rest. Eh sabi niya, bigla niya binueltahan. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na Sabado ang Sabat. Ba, sabi ko, nagulat ako. Linggo na! Siguro gusto niyo malaman, ano? Kung bakit niya sinabi na Linggo na. Sabi niya, dahil sa araw ng Linggo, ay humihinto lahat ng mga trabaho at mga negosyo. Kaya't Linggo na ang Sabat ngayon. Imagine, isang pinuno ng mangangaral ng isang relihiyon, worldwide pa, pero gumawa ng kasinungalingan, no? Binago ang Sabado at ginawa niyang Linggo. Hindi ba nakakabagabag 'yon? At sabi pa ng karamihan sa mga Gideon sa mga churches, sabi nila, hindi na kailangan 'yang 10 utos na 'yan. 2 na lang ang utos, pero ayaw naman ituloy ang basa na 'yung 2 utos pala na 'yon ay nakabitin ang 10 utos. No? Paano mamamahalin ang Diyos? Sige nga. Paano mo mamahalin? Eh kung mamahalin ko nga ang Diyos, gagawa ako ng rebulto, ilalagay ko sa aking kwarto at sasambahin ko siya. Ganun ba? Pero kung alam mo at susundin mo yung 10 utos, sabi niya, huwag kang gagawa ng anumang imahe o rebulto na kawangis ng mga bagay sa langit, sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng dagat. Sabi niya,
edi mas maganda yung alam mo, yung sampung utos, kasi matutupad mo yung pagmamahal sa Kanya ng tama. Amen? At sabi nga ng Panginoon, doon sa kanyang salita, dito, blessed are those who do His commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. Sabi ng Panginoon, ba? Dito la, dito, nababagabag ako. Yung pala, kailangan pa rin natin sundin ang kanyang mga utos. No? At sabi rito, if you love me, sabi niya, keep my commandments. At sabi niya rito, he that saith, I know him, and keep it not his commandment, is a liar. Amen? So, kung hindi natin tinutupad ang kanyang mga utos, tayo ay sinasabing sinungaling. Kaya sabi ko, Panginoon, ako ay nagkakasala sa iyo. Ako ay isang member ng isang relihiyon at hindi ko ito kayang baguhin. Ano ang nararapat? Sabi ng Panginoon, mahal na mahal tayo ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish but have everlasting life. Mahal na mahal tayo, kahit makasalanan tayo sa pamamagitan ng kanyang ng pagbububo ng kanyang anak na si Jesus ng kanyang dugo, tayo ay nilinis, tinanggap, no? So anong dapat nating gawin? Kung tayo ay mahal ng Diyos, dapat mahalin natin din siya. Kaya sabi ng isang verse sa John chapter 14, verse 21. He who has my commandments and obeys them, He is the one who loved me. He who loved me will be loved by my Father, and I too will love him, and I will show myself to him. Kung tayo pala ay alam natin yung sampung utos, tinatanggap natin ito, at sinusunod, yung pala ang tutuong ng umiibig sa Kanya. So paano natin mamahalin ng Panginoon? Diyan. So, ang grace nga ay hindi nag-save kay Noah. It is by obedience. So, when we are saved by grace, anong dapat natin gawin? Obedience. And this obedience is the way that we will show our love to the Lord. The Lord have loved us, by grace He saved us from our sin. But by obedience, we can show our love to our God. Amen? So, isa pang talata, sabi niyang Panginoon sa Matthew chapter 7, verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied? Hindi pa kami ay nangaral sa iyong pangalan, in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name. Hindi ba na lumalabas, pumapasok sa aking isip ang aking dating pinuno ng relihiyon, si Brother Eddie Villanueva. Sa pamamagitan ng Panginoon, nakakapagpagaling, napapagpalayas ng ulan, no? Nakakagawa ng mga himala. Pero sabi ng Panginoon, and then I will declare to them, I never knew you. You, depart from me, you who practice lawlessness. Di ba ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan? And that is lawlessness. At pag sinalangsang mo ang isa, nasalangsang mo, nagkasala ka na sa lahat. Bibigyan ko kayo ng isang example. Let's say, nangangalunya ka. Ngayon, siyempre, anong gagawin mo? Para hindi malaman ni Mrs., magsisinungaling ka. So, dalawa na. Pagka may nakakita sa iyo, ang gagawin mo ay babantaan mo siya. Pagka nagsalita siya, baka patayin mo siya, di ba? Nagbabanta ka na. O kaya pagka nagsalita siya, ika-character assassinate mo 'yan para siya ay magiging mapalabas na sinungaling, di tatlo na. No? So, makakapanalangin ka pa sa Diyos? Hindi na. So ang Diyos mo na ay yung iyong sinasambang iniirog na hindi tama, no? So nagkaroon ka na ng Diyos-Diyosan,
nagkaroon ng ibang Diyos sa harap ng ating Panginoon, no? At nilabag mo ang 10 utos. Ganun po ang kasalanan. Kaya kahit isa ang malabag mo, talagang yan ay mag-uugat upang malabag mo ang iba. Kaya sabi ng Panginoon, no, na kailangan ito ay suriin natin ang ating sarili. Pero dito, lawlessness, kaya ito, dahil dito, ako ay nagsaliksik. Sabi ko, kailangan ituwid ko ang aking sarili. Kailangan ituwid ko ang aking pananampalataya. Kaya't na alam nyo ba, ako ay nagsaliksik. Nagpunta ako una doon sa website, sa mga internet. No? Kayo ba pag nagsasaliksik sa internet na ngayon, di ba? So, nagsaliksik ako. Nakita ko doon. Kailangan makita ko kung anong church ang nag-sumasamba ng Sabado. Nakita ko doon. Seventh-day Adventist. Kaya lang may karuktong cult. Ba? Kulto? Eh, hindi ko masyadong pinansin. At naghanap pa ako ng iba. So, paghahanap ko, wala akong nakita na nag-sumasamba ng Sabado. Binalikan ko yung Seventh-day Adventist. Doon sa mga YouTube na nababasa ko, ay napapanood ko, at sa mga website na nababasa ko. Walang ibang sinasabi, kulto, kulto, kulto. Pero, salamat sa Diyos. At dinala niya ako doon sa official website ng Seventh-day Adventist at nakita ko yung 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist. No? Binasa ko, at nagtakda ako sa Panginoon upang basahin ito. Iniluluhod ko sa Panginoon, ibigay sa akin ang kanyang mensahe. Para ano, at kung may makita ako, sabi ko sa Panginoon, na kahit isang punto na nagsasabing Seventh-day Adventist ay kulto, hindi ko ito kailanman aaniban. Pero pagkatapos kong basahin, 28 fundamental beliefs, wala akong nakita, kahit isa, na magsasabi na ang Seventh-day Adventist ay kulto. Amen? Sino ngayon dito sa atin ang nakabasa ng 28 fundamental beliefs? Itaas lang po ang kamay. Medyo, yan, salamat sa napakadami. Pero doon sa kokonti, basahin po natin. Kasi dapat tayong mga Seventh-day Adventist ay nakalagay sa tamang pundasyon ng pananampalataya. Kung ang pundasyon natin ay mahina, pag may nangaral sa ating iba, matitinag ka at minsan lalabas maisipan mo pang lumabas o kaya tumuligsa. Kaya't kailangan maging pundasyon natin. Ang mga aral ng ating mga ninuno sa pananampalataya ay dapat bigyan natin ng halaga. Dito tayo inilalagay, itinatayo sa tamang aral ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya dapat tayong lahat magbasa nito. Kung maaari nga, every year, ay ito'y balik-balikan natin. Kaya nga minsan naiisip ko, may mga reform. No? Yung mga sumusobra na siguro rin ang liwanag sa kanilang sa church. Baka naman sumusobra na ang liwanag sa church at wala nang makita. Nabubulagan na. No? Kaya umaalis. No? O kaya nagkaroon ng iba na paniniwala. So, dapat manahan tayo doon sa 28 fundamental beliefs. Amen? At ito nga yung, meron nga isang GIL na pastor. Itong ano, nag-a-attend pa rin ako. Isang GIL, galing sa Israel na pastor. Sabi niya, tayong mga Pilipino, mayroon lang tayong mga maintenance, kaya malakas ang loob natin na kumakain ng mga bawal ng Diyos. Dapat sundin natin ang prinsipyo ng pagkain ng Diyos, sabi niya. Tayo ay mayroon ng mga high blood at kung anong mga sakit, kumakain pa rin tayo ng mga baboy, crabs, mga hipon at kung ano pa. Di, nung natapos siyang mangaral, sinundan ko siya sa labas. Sabi ko, Pastor, napakaganda ng tinuran mo. Yung prinsipyo ng pagkain ng sa Biblia. Hey, doon ba sa Israel, sinusunod yan? Sabi ko, ay oo, hindi kami kumakain yan doon sa Israel. Sabi ko, Pastor, bakit dito sa atin, napakatakaw natin sa baboy? Sabi niya, aywan ko ba? Sabi niya, Pastor, yung tungkol doon sa prinsipyo ng pamamahinga. Ah, oo, Friday sundown to Saturday sundown,
Doon, tigil na kami sa trabaho. Kami ay talagang taos-puso at hinihinto ito at wala kaming ginagawa kundi maghanda para sa pagsamba sa Panginoon. At buong araw ay mayroong kaming puso na sumasamba sa Panginoon. Ba, sabi niya, sabi ko, ay pastor, bakit dito sa atin? Hindi Sabado, Linggo. Sabi niya, aywan ko nga ba? Eh, hindi naman natin sila ano, sabi niya. Eh, naiintindihan ko naman siya kasi siyempre may kotse, nakatira sa Israel, no? At may mga material na pakinabang. Pag naging Seventh-day Adventist siya, itanggal na siya, no? So ito nga yung pastor sa Israel. At sa aking pagre-research, minsan ako'y nanood doon sa ng TV. Doon sa TV ay napanood ko alas 9 sa 3ABN. Nandoon si Brother Ted Wilson. At nangaral siya. Yung mga tanong, ibang tanong ko, ay nasasagot. Sabi ko, ang ganda naman ang istasyon na to. At hanggang sa umantong nga doon sa kapitulo, versikulo, sabi ko, ay magulo naman to. Eh, ayaw ko nga panoorin. Pero meron lang tanong doon, na tanong ko rin, ay naganyak akong panoorin. At nung pinapanood ko, ay ito na. Sabi ko, ba, gusto ko nang magtakda. At kakausapin ko ang isa dito. Nakausap ko nga yung isa at tinanong ko yung katanungan na personal ko nang itinatago noon pa. At napaka-eksi ng kanyang sagot. At sabi ko, Brad, accept me, tanggapin mo ko. Gusto kong maging isang Seventh-day Adventist. Amen. So, nagkaroon kami ng Bible study doon sa bahay, Friday nung una, tapos naging Monday. Ako at ang aking may bahay, kasama ang anim doon sa nagba-Bible study sa bahay, ay nabautismuhan kami noong March 5, 2016. Amen. So, napakabait ng Panginoon. Tinatanggap niyo ba kami na maging kapatid sa bahay? Amen. So, nabago ang mga bagay at nagkaroon ng programa ng pag-aralan natin. Pwede kayong magpunta sa Facebook at minsan kami ay nagla-live every Thursday, 7:30 nag-uumpisa hanggang 9 in the evening. Ay kami ay nag-aaral at doon samahan niyo kami, no? Sa pag-aralan natin. Kasama namin si Brother Johnson at Richard at ang iba pa. Ang aking talagang ano, pagka ako'y nakatanggap ng isang mabuting balita, ang ginagawa ko, ichinichismis ko o kaya ishinishare ko. Kaya nung kami naging Seventh-day Adventist, pinuntahan ko kaagad ang aking father. Ganun kaagad ang aking pinuntahan ko siya. Sabi ko, Dad, hindi na kami nangingilin ng Linggo. Kami ay Sabado na kong mangilin kasi bautismado na kami sa Seventh-day Adventist. Ay sabi niya, ay ako naman, kung itatakda ko sa Panginoon ng Wednesday, pa ito itakda ko at doon ako mangingilin ako. Ay Sabat na sa akin yan, sabi niya. So sabi ko, Dad, no, pagka tinakda niyo yung Wednesday na Sabat niyo, sino nagtakda? Ako, sabi niya. Eh, binasa ko sa kanya yung Genesis chapter 2, verse 1 to 3, na pagkatapos ng paglikha ng Diyos sa langit at lupa, ay ito, nagpahinga siya sa ikapitong araw. At binasbasan niya ito, at ginawa niya banal. Ngayon, kung ang Sabado ay binasbasan ng Diyos at ginawa niya banal, sino po ang nagbasbat at naggawang banal? Ang Diyos, sabi niya. Di ang ginawa niya. Tinuntahan niya raw yung kanyang pastor. Sabi niya, Pastor, bakit dito nakababasa sa na ang Sabat ay Sabado? Eh bakit tayo nangingilin tayo ng Linggo? Alam niyo sagot ng pastor? Hindi niya nagustuhan. Sabi ng pastor, wala kasi yan sa doktrina natin eh. No? Oh, sabi ko, ganun po pala. Ang isang relihiyon na gumagawa ng sariling doktrina para lang matupad yung kanilang gusto, yung kanilang nais. Imagine yun. Nare-reveal ang kalokohan na ginagawa ng
maraming mga leader. Imagine yung linggo, ay yung Sabado ginawang linggo. No? Sabi ko pa nga sa father ko, ay hindi na rin kami kumakain ng baboy, dad. Eh, sabi naman ng Bible, di ba? Pagka yung sinubo mo yan, kinain mo yan, paglabas niya, malinis na. Sabi ko, dad, hindi yata ganun ang sinabi sa Bible. Binabasahin natin doon sa umpisa, sa verse 1. Binasa namin, ay oo nga, tinapay pa lang sinasabi rito na narumihan ng ano. Pinuntahan na naman niya yung ano, yung pastor niya. Sabi niya, ay pastor, ay bakit sabi sa Bible, eh, bawal ang baboy, karumal-dumal, at ito ay pwede tayo mahawaan. Sinabi ko pa nga sa kanya doon sa binasa namin na huwag mo man lang ito hahawakan pagkapatay na. Alam niyo ba kung bakit? Mayroong wisdom doon ang Panginoon. No? Ginawa niya ang baboy na mayroong trichino larva, at pag namatay ito, lalabas yung mga larva, yung mga uod. Pagka hinawakan mo yan, no? Pakapit yan sa kamay mo. Ha? Pag ginalan mo sa mukha mo, nilagay mo yan sa ilong mo, papasok yan sa lungs mo. Binlagay mo sa bibig mo, ay papasok yan sa ano mo. No? Minsan may mga nilalagyan ng mga ointment o ano, lumalabas yung uod eh. No? Kasi nga, pupunta sa palengke, hawakan yung baboy, ganyan, tapos maya-maya, hindi pa naguhugas, gaganunin na sa mukha o kaya sa tainga, kaya tuloy nabibingi. No? Kaya may katotohanan doon, kaya sabi ng Panginoon, yung bangkay, huwag mo man lang ito hahawakan pag ito'y patay, yung bangkay ng baboy. Ha? Kaya mga kapatid, napakadaming wisdom o katotohanan na nandoon sa salita ng Diyos. At nung kami Seventh-day Adventist na, kami ay naimbitahan sa iba't ibang church. At mayroong mga bagay, mga reasons why I did not become a Seventh-day Adventist because of this reason. Mga dahilan, ito ang mga dahilan, minsan na o hindi dahilan upang ako ay maging Seventh-day Adventist. Ako ay I am a Seventh-day Adventist not because the church is perfect. Walang church na perfect. Kahit na mga Seventh-day Adventist church, there is no perfect church. Kahit yung mga evangelical and Protestant church, wala akong nakikitang perfect church. Kasi sa loob ng church, mayroong sinasabi doon na good and bad. No? Maaring tinanggap mo ng Panginoon, pero ang nasusunod pa rin sa'yo ay yung masama. Maaring tinanggap mo ng Panginoon, namatay ka na, nakalakip niya. Sabi ng Panginoon, I have been crucified with Christ and I no longer live. But Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself to me. So dapat, patay ka na. Wala, hindi yung mga kagustuhan mo, wala na yan. Dapat yung ibig lang ng Diyos. Pero nangyayari minsan, yung ibig natin pa rin, ang binabalikan natin. Ganito, nakaugat tayo sa kasalanan. Ang bunga niyan ay puro kasalanan. Pag nakaugat tayo kay Kristo, ang bunga niyan ay puro bunga ng Espiritu. Amen? Pero, nakaugat na nga tayo kay Kristo, pilit pa rin tayong bumabalik doon sa ugat, pagkakaugat sa kasalanan. Kaya doon, nangyayari sa loob ng church, mayroong mabuti at mayroong masama. At sa loob ng church, mayroong mga weeds, no? At saka good seed. Kaya suriin natin ang ating sarili. Pero sabi ng mga alagad, sabi nila, bunutin po natin yung mga weeds. Wag, sabi ng Panginoon, baka mabunot din yung mga good seed. Baka may pag tinanggal itong isang tao na to, mayroong kamag-anak, dahil sa sama ng loob, mabuti itong na seed, ay mabunot din. Kaya ayaw ng Panginoon. Let them grow together. Kaya sa church, mayroong weeds. Suriin natin kung tayo ay weeds o good seed. At sa loob ng church, mayroong sheep at mayroong goat. Sinong gustong maging sheep? Taas ng kamay. Yan, yun ang mga nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoon. Ano? Yung mga sheep ay, sabi ng Panginoon, yung mga, these little ones, itong mga maliliit na ito, ang ginagawa nyo sa mga maliliit na ito, ay ginagawa nyo sa akin, sabi ng Panginoon. Ako'y nauhaw,
ako'y inyong pinainom. Ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Ako'y nagatag-ibang lugar, ako'y inyong tinanggap, pinatuloy. Yun ang mga tupa, mga sheep. Pero ano yung mga goats? Yung mga goat, yung ako'y nauhaw, hindi nyo man lang ako pinainom. Ako'y nagutom, hindi nyo man lang ako pinakain. Ako'y nagatag-ibang bansa, pero hindi nyo man lang ako pinatuloy. Yun yung sheep. Ay, yun yung goat. So, sino ngayon dito gusto maging sheep? Ha? Dapat tayong lahat. Amen? Merong isang elder. May sino siyang sinusubaybayan. Dalawang worker na taga-ibang ibang reliyon. Yung dalawang worker na yon, may sasakyan, may pinulot sa isang tabi na isang mahirap at siguro gutom na gutom, parang ano. Then dinala doon sa kanilang quarters. Then binihisan, inayusan, at pinakain. At nagtanong yung ating elder. Sabi niya, ay, mga kapatid, anong malaking dahilan at ginagawa niyo ito? Ano yung sagot ng dalawa? Sabi nila, ginagawa namin ito kasi habang wala pa ang Panginoong Jesus, ay ginagawa namin ang kanyang gawain dito sa lupa. Tayo ba ay sheep? Sabi ng Panginoon, kilala niyo ba ako? Do you know me? Kilala niyo ba ako? Sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung kilala niyo ako, ay gagawin niyo ang mga ginagawa ko. At mas dakila pa ang kaya ninyong gawin dahil paruroon ang banal na Espiritu sa inyo. So kung kilala natin siya, dapat gawin natin ang kanyang mga gawa. Ano yung kanyang mga gawa? Nung narito siya sa lupa, nangangaral, nagtuturo, nasa lesson natin yan. Nangangaral, nagtuturo, nagpapagaling ng may sakit, nagpapalayas ng demonyo, naglilinis ng mga ketongin. Ang salita naging buhay. No? Kaya dapat tayo, no? Ay humayo at gawin din ang kanyang gawa para masabing tayo ay tupa. Amen. So, yan sa Church ng Batangas, na-bless din ang mga sa Church ng Batangas. Ako rin ay naging hindi dahil sa maraming hospital. Kaya ako ay naging Seventh-day Adventist. Hindi rin sa maraming eskwelahan o malalaking eskwelahan. Kasi napaka blessed ng Seventh-day Adventist. May mga hospital kung saan dapat ang mga mananampalataya ay humahayo, pumupunta roon, ipinapanalangin yung mga may sakit. At nang pagka ito ay napagaling ng Panginoon, hindi ba sasabihin nila, napakadakila ng inyong Diyos. Amen? At sila naman ay maging kaisa natin sa pananampalataya. So, hindi rin ako naging Adventist dahil sa worldwide network. Maraming mga pastor ako na kakausap. Ang pinagmamalaki nila ay ang Seventh-day Adventist ay worldwide. Pero ang kaligtasan ay dito lang ba sa Seventh-day Adventist? Ang kaligtasan ay hindi lang dito. Sabi nga ng Panginoon, huwag kayong mag-judge. Sabi ng Panginoon, mayroong ibang tupa na nasa ibang kawan. At dadaling ko rin naman sila sa kawan na to. Amen? Siguro isa ako dun sa tupa. Pero yung kambing, sinabi ba niya, may ibang kambing na nasa ibang tupa, kawan. Dadaling din naman niya rito sa kawan. Hindi po siya magdadala ng kambing. No? Kaya nung ako'y naging, kami naging Seventh-day Adventist, meron kami negosyo, kami ay nagtatrabaho na hanggang Sabado, pero nung kinausap ko si Mrs., ako'y na-bless. Sabi niya, di tanggalin natin yung Sabado, ay, mula noon hanggang ngayon, hindi na kami nagtatrabaho ng Sabado. Amen. At nung kami naging Seventh-day Adventist, hindi na kami kumakain ng mga ganito. So, dapat maging mas matalino tayo sa ahas. Ah? Kasi ang komersyo ngayon, hinahaluan ng baboy ang karamihan.
ginagawang pampa ano sa ibabaw, pampasarap. Nakatikim na ba kayo ng barbecue? Siguro hindi pa. Pagtaba, nako pinag-aagawan. Kaya yung mga nilalagay dyan. No? Ako ay naging Seventh-day Adventist hindi dahil sa mga bagay na ito. Dahil naniniwala ako sa sampung utos. Hindi sa siyam na utos. Karamihan ng mga church sa labas, no, ay ayaw nilang tanggapin na sundin ang sampung utos. Gusto nila ay alisin na ito dahil lang sa iisang utos, yung ika-apat. Kasi kung ang ika-apat ay nakalagay doon, alalahanin niyo ang araw ng Linggo, ay tanggap na nilang lahat yan. No? At ang sabi niya, those who keep the commandments of God and the faith of Jesus, yan ang talagang na mga saints of the Lord. At ako yung naging Seventh-day Adventist dahil din sa ito yung batas ng Diyos na ito ay ito yung karakter ng Diyos. Ang Diyos ay banal at ang salita at ang utos ng Diyos ay banal. Ang Diyos ay matuwid at ang salita ng Diyos ay matuwid. At ang Diyos ay sakdal. Ang utos ng Diyos ay sakdal. At alam niyo ba, dapat tayo ay maging matuwid. No? Paano tayo magiging matuwid? Ganito 'yon. Di nakafocus ka, yan diretso 'yan. Yan matuwid 'yan. Ngayon, kumaliwa ka. Pag nangaliwa ka, 'di ba? Matagal na panahon bago mo hiwalayan 'yung kinaliwaan mo, bago ka manumbalik. O minsan nakapatay ka, nakulong ka, no? Di wala ka na sa matuwid na daan. So, magtutuwid ka ng sa iyong ng sarili mo, susunod ka sa sampung utos. Amen? At ito ang iyong lalakaran. Sabi nga doon sa salita ng Diyos, na ito ang lalakaran natin ng matuwid. Madali, ano bang mas madali? Ang sumunod o sumuway? Ang sumunod. Yung iba siguro baka hindi alam. O kunyari, sumuway ka, nagnakaw ka, nagulpi ka ng nahuli ka, nagulpi ka ng taong bayan. No? Madali ba o mahirap? O tapos kinulong ka pa. O di napakahirap noon. No? Mas madali yung sumunod ka, walang nangyari sa iyo. Amen. At ako yung naging Seventh-day Adventist dahil sa Sabat. Itong Sabat na ito ay banal na araw. No? Ito yung tinatawag na test day. Ito yung araw na kung kailan kailangan nating suriin ang ating mga sarili. I-test natin ang ating sarili. Paano natin i-test ang ating sarili? Sa pamamagitan ng isang salamin. Kung may dumi ang ating mata, tayo nananalamin. At nakita natin may dumi, yung bang salamin ang ating kukunin para panlinis sa atin? Hindi. Katulad din natin na tayo nagkakasala. Sa araw ng Sabat, ito yung araw na kung saan kailangan natin suriin ang ating sarili. Saan? Saan tayo mananalamin? Sa sampung utos. Manalamin tayo sa sampung utos. Tingnan natin kung mayroong utos dyan na nasusuway natin at iluhod natin sa Panginoon. Ihingi ng tawad, no? Upang tayo ay kanyang linisan. Paano tayo lilinisan ng Panginoon? Ano ang panlilinis? Yung dugo ni Kristo. Amen? By His blood, we are cleansed. We are justified. So, kailangan, araw ng Sabat, napaka-importante. Ito yung parang komunikasyon natin sa Panginoon. Kung gusto natin maging banal, magbanal, ito yung araw kung kailan tayo ay babanalin ng Diyos dahil ang araw na ito ay banal. Amen? Kung ikaw ay sumasamba sa ibang araw, yung pagsamba mo ay banal. Pero yung araw ay ng iyong pagsamba doon ay hindi banal. Kaya ang araw kung kailan kaya kang pabanalin ng Diyos, kaya mong ikaw ay magbanal, ay sa araw na banal na binigay ng Diyos. Walang iba kundi ang araw ng Sabat. Amen? Kaya't napaka-importante nito. Nalulungkot lang ako kaninang umaga dahil kami ay galing pa sa malayong lugar at dumating kami dito mga siguro mag-alas 8. Sabi ni brother, maaga tayo doon, alas 8. Hindi, alas 8, nandito na kami. Pero yun pala, mag-uumpisa ng alas 9. No? Ano ang tingin natin sa Sabat? No? Ito ba ay importante? Pag pupunta nga tayo sa Malacanang, inimbitahan tayo. Siguro, sabi, alas 10. Siguro, mga alas 6, nandun ka na.
at lahat ng mga damit na maganda ay bibili ka pa ng bago. Iahanda mo pa yung pinakamaganda para makita ka ng presidente na maayos at maganda. Pero pagharap tayo sa Diyos, ano, yun na lang, pwede na yan. Yung pwede na to. Eh, late naman, okay na yan. No? Yung sabi ni Pastor, mayroong mga Kristiyano, mga Seventh-day Adventist daw na 7-11. Alam niyo ba yon? Kasi ang karamihang the divine worship sa mga ibang churches ay 11, no? Kaya Seventh-day Adventist na 11 umaattend. Kaya tawag doon 7-11, no? Kaya nami-miss na yung pag-aaral, no, yung review ng mga aral, ay kailangan po natin yun. Kung tayo yung magbabanal, kailangan gawin natin ito ng tama. Pumunta tayo ng maaga. Makisalamuha tayo sa bawat isa. Magpalakasan tayo. No, mag-share tayo ng ating mga karanasan. Kung tayo ay nanlulumo, hilingin sa mga elders na ipanalangin. Yan ang tungkulin ng mga elders dito. Ipanalangin ang bawat isa na nanlulumo, nalulungkot, may mga problema, may mga sakit o karamdaman. Sabi nga doon sa isang talata, mayroon bang sakit ang sino man sa inyo? Tawagin ang elders sa church at ipanalangin. Kung maaari nga, magdala kayo ng oil upang ma-anoint ng oil. At ito ay gagaling. Meron akong patutuo tungkol dyan. Kaya lang kulang ang oras. Siguro, yung iba sa atin ay medyo na umiinit na ang puwet. Pero, tatapusin na lang po natin. Ako ay naging Seventh-day Adventist dahil sa Doctrine of Trinity. Sino dito naniniwala na ang Trinity ay katotohanan? Ha? Yan, dapat tayong mga Adventist. Pero ako yung nag-research, Trinity, tinignan ko sa Catholic. Ang Trinity nila ay the Father, the Son, and the Holy Spirit. Eh yung ating Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. May pagkakaiba ba? Sa tingin ninyo, may pagkakaiba? Ang laki ng nakikita kong pagkakaiba. Kasi nung binasa ko, alam niyo pala ang kanilang Father ay yung Papa. Ang Father natin ay ang Diyos Ama. Ay yung anak, iba. No? Tapos sa atin, si Kristo. Amen? Kaya't wag natin itong isipin na malaking na parehas lang. Kaya yung iba naliligaw. No? Na nagkakaroon ng masamang isip tungkol sa Trinity na inihayag ng Panginoon sa ating mga lingkod ng Panginoon sa Seventh-day Adventist. Manahan tayo sa pundasyon natin. Basahin ninyo, no, yung ating 28 fundamental beliefs at makikita ninyo ang tunay na dahilan o kahulugan ng Trinity. At ako yung naging Seventh-day Adventist dahil ang Seventh-day Adventist ay kinatuparan ng New Testament. No? Sabi nila Old Testament. Old Testament daw ang Seventh-day Adventist. Pero hindi. Ang totoo, ang Seventh-day Adventist ay kinaganapan ng New Testament. Sabi nga, I will put my laws in their mind and write them in their heart. Ito pala yung New Testament na ginawa na, dati yung Old Testament nakasulat sa dalawang tapyos ng bato. Ito ay binabasa at sinusunod dahil sa takot. The letters of the law. Pero yun pala, ito ay dapat binabasa, inaalam, nilalagay sa puso upang gawin natin ito dahil tayo'y umiibig. Tayo'y nagmamahal. Mahal natin ang Diyos, kaya tayo ito ay sinusunod. Mahal natin ang Diyos, kaya iniibig natin ang ating kapwa. Ngayon, sa bandang huli, napaka-iksi ng panahon. At ang kamatayan ay talagang sigurado. At ang kadalasang dahilan nito ay kasalanan. At ang cure o para ito ay ma-cure ay si Kristo lamang. Kaya lang, dapat tayo ay huwag mahiya
sa ating pananampalataya. Ibahagi natin ang ating pananampalataya sa ating kapwa. Kung meron tayong pagkakataon, ay nakakalungkot kasi minsan. No? Minsan sa amin may nag-a-apply. Seventh-day Adventist pala. Ilalagay doon, Christian. O kaya, born again. No? Nahihiya. Kasi baka hindi tanggapin. No? Na nag-a-apply ka. Pag nilagay mo, Seventh-day Adventist. Ay, Sabadista to. Oh, baka hindi tanggapin. Natatakot. Meron na isang, nung ako'y naging bagong Seventh-day Adventist, doon sa Paranaque, merong isa doon, sabi niya, Brad, ito ang talagang struggle ko eh. Yung Sabat. Bakit? Eh, baka tanggalin ako sa trabaho. Eh, kasi, di ba, Sabado tayo. Eh, baka hindi na ako bigyan ng libreng araw para makasamba. Sabi ko sa kanya, alam mo, Brad, walang imposible sa Diyos kung ito'y hihilingin mo. Sabi ko sa kanya. At kailangan lang maging tapat ka sa iyong amo. Sabihin mo sa kanya na ikaw ay isang Seventh-day Adventist at kailangan mo magsabat para sa pag-worship mo sa iyong Panginoon. Pero pag hindi kanya tanggapin, iwanan mo. So be it. Eh paano yun? Kinausap niya. Nawalan nga siya ng trabaho. Sabi niya, Brad, wala na akong trabaho ngayon. Ah, bakit? Eh, tinanggal na ako kasi sinabi ko na kailangan magsabat ako. Hindi na ako pinagbigyan. Eh, malis na ako. Pinalis na ako. Eh, sabi ko sa kanya, Brad, may kulang ka. Humingi ka sa Panginoon. Di ba sabi niya, humingi ka at ikaw ay aking bibigyan. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo kung paano ka hihingi, kung paano ka mananalangin sa Panginoon upang ibigay niya ang iyong hinihiling, sabi ng Panginoon, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang salita ko ay mananatili sa iyo, hilingin mo ang lahat ng ibig mo at ipagkakaloob ko sa iyo. Sabi ko sa kanya, alam niyo ba? Amen ba? Kaya nga't nung minsan nagkita kami muli, sabi niya, Brad, ay masaya na siya, dati lungkot siya. Sabi niya, Brad, may trabaho na ako ulit. Binigay ng Panginoon, sabi niya. At alam mo ba, ang trabaho ko hanggang Biyernes lang. Sabado, wala akong pasok sa Kalinggo. Amen. So, napakabait ng Panginoon. Amen. Alam niya kung anong kailangan mo. Hihilingin mo lang sa Kanya. Kaya lang ang problema sa atin, mga kapatiran, hindi tayo humihingi sa Panginoon. Hindi tayo nananalangin. Hilingin mo sa Panginoon kung ano ang ibig mo. Pero mayroong kondisyon, manatili ka sa Kanya. At paano ka mananatili sa Kanya? Manatili ka sa Kanyang utos. Suriin mo ang iyong sarili lagi. Manatili ka. Amen? So, ako'y natutuwa. Dito sa Arwanda, may almost 100,000 na nabautismohan. No? At sa pangunguna ni Brother Ted Wilson, pero masasabi ng dito sa John chapter 15 verse 2. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi namumunga ay nililinis niya upang tuluyang ito'y mamunga. Siguro kaya hindi tayo. Mayroon na ba kayong bunga? Yung bunga. Sabi nga yung kwento ko kanina, 60 years, 50 years, 15 years na ako ay Seventh-day Adventist. Tatanungin mo, ilan na ang bunga mo? Sasabihin, wala pa. O kaya minsan sasabihin, isa. Maganda ba yung ubas? Sabi niya yung ubas, di ba? Nakakita na ba kayo ng puno ng ubas nung namunga ay isa lang? Maganda ba tingnan yun? O kaya sabihin natin yung saging na lang ay namulaklak. Tapos nung namunga, ang bunga ay isa lang? Dapat po mga kapatid, sabi ng Panginoon, tayo'y mamunga ng marami. Sabi niya, dapat tayo magpapalinis sa Kanya. Baka naman tayo may kasalanang ginagawa. Baka tayo ay mayroong samaan ng loob ng ating kapitbahay, kaya hindi natin maibahagi ang Kanyang salita, ang ating pananampalataya. Maaring masama, nagkakasamaan tayo ng loob magkakapatid, kaya hindi natin maibahagi. Palinis tayo, magsisi tayo. No? At yan, pagkatapos natin magsisi, magpalinis sa Panginoon, ay tayo ay lakas loob na makakaharap kung kanino man.
At sabi nga niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga, ang nananatili sa akin. Yan, siya yung mamumunga. Dapat, kung di ka manatili sa kanya, wala kang magagawa. Kahit kailangan tayo ay laging nakaatat sa Panginoon. Lagi tayo nananalangin. Meron tayong programa 777. Yung iba, 77 na lang. O kaya, 7 na lang. So, kailangan tayo manalangin. No? Every 7 in the morning, 7 in the evening, 7 times a week. Mga kapatid. At sa ganito, kung tayo nakaatat sa Panginoon, tayo ay magbubunga. In conclusion, He will appear the second time. Not to bear our sin, but to bring salvation. Kaya't kailangan pagbabalik ng Panginoon, tayong lahat ay handa. Ngayong umagang ito, tayo bang lahat ay handa? Kung hindi pa, tayo'y magpalinis sa Panginoon, maghanda hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Amen? God bless you all at happy Sabbath sa atin lahat. Amen.